aking husband po ay Air Force officer. At naglingkod po dito sa Mindanao. Siya po ay na-assign dito sa anti-insurgency campaign ng Mindanao. Very young lieutenant siya nung pinadala siya dito sa Mindanao. Sabihin, sa 2 years na ako ay nag-perform, napakaganda ng resulta nito sa commission on audit. Ibig sabihin, good governance po ang pinairal natin doon sa Mindanao Development Authority. At nakalagay din sa RA 9996, ito po tinatawag na security of tenure. Section 7 says, you are to be the chairperson of MINDA for a fixed term of 6 years. At ito po yung mga tuloy-tuloy na mga pumapasok na impormasyon. Hindi ko muna tatawagin ang mga involved na personalidad na nagbuo ng Marcos Alis dyan sa Iloilo. Latest development ito sa Pilipinas nating mahal. At ganun din po, inuulit natin ang urban poor group mula sa Pandi, Bulacan, Malulos, at pati po dira sa area ng Barasuing Church. Ang total na nagkumilos ay 580 plus katao. So sabay-sabay po ito na mga flag solidarity. Ang panawagan ay Flag Solidarity for Unity, Transformation, Peace, and Democracy. Ready na ba ang ating pahayag ng former president? At nandito na rin ang ating guest na makakasama natin via Zoom. Sa special na episode na ito, pagbibigyan natin ito ng pagkakataon. At bago po ang mensahe ng BC Presidente kahapon sa naganap na karahasan, assault ng parang private armed group na akto ng Philippine National Police sa Kingdom of Jesus Christ, ay nagpahayag kahapon, alas 5 ng hapon, si Vice President Sara Duterte. At si former President Duterte ay may special message to the people in the Filipino nation para sa Independence Day. Maya-maya lang, kasi pababatiin muna natin ng ating kasama. Isa ito sa direktang biniktima ng maruming laro sa politika ng gobyerno ni Marcos Jr. Walang pagkilala sa security of tenure, walang pagkilala sa tinatawag na mga batas na nagbibigay ng mga malinaw na garantiya sa mga na-appoint sa mga posisyon sa pamahalaan regardless of the transition sa mga namumuno ng gobyerno. There are positions in government guaranteed and protected by the law. At ang pinag-uusapan natin ay ang MINDA o ang Mindanao Development Authority, kung saan po unceremoniously, very abusive, tinanggal po sa kanyang posisyon, hindi man lang inabisuhan, at ang malupa ay pinagwardyahan pa ang kanyang opisina, at parang siya ay tinrato na squatter instead na isang duly appointed functional public officer. Makakasama natin online ngayong araw sa Independence Day episode ng Pilipinas Nating Mahal si Ma'am Maria Belen Acosta. Actually, she is a secretary level position sa cabinet. Na-appoint po siya sa former time pa ni former President Duterte, subalit she's protected by law bilang pamunuan ng Mindanao Development Authority in a capacity as secretary sa cabinet level. Ma'am, maraming salamat and welcome sa inyong panahon na kayo'y naging bahagi ngayon ng Pilipinas Nating Mahal Independence Day episode. Pagbati po muna ninyo sa mga suki at taga-suporta ng Pilipinas Nating Mahal, Secretary Acosta. Magandang umaga sa iyo, Ka Eric, at magandang umaga din sa lahat ng nakikinig ngayon and aking mainit na pagbati din po sa mga Pilipino sa ating Independence Day. Lingit po sa kalaman ng mamamayan na Secretary Acosta, ako na po ang magsasabi. Ang mahal po at butihing kapartner sa buhay nilang asawa ni Ma'am Acosta had been a combat pilot sa Philippine Air Force na lumalaban sa terorista at mga kriminal at mga malulubhang mga digmaan ng pinagdaanan. Pero walang titindi pa sa kanyang paglilingkod nila mag-asawa sa gobyernong ito kung ang gobyernong pinaglingkuran at kanilang inaalay ang kanilang kaalaman, katalinuhan at ang kanilang dedikasyon in service ay siyang bumibiktima mismo sa kanila. Ma'am, didirektahin na kita. Gaano kabigat na ang gobyerno na pinaglilingkuran mo ay dyan ang gagaling ang paglabag sa karapatan at batas at ang pagkawala ng katarungan ay hindi dulot ng kalaban ng Estado kundi dulot ng isang gobyernong nagugumon sa laro ng politika. What happened to you as the secretary appointed as head dito sa Mindanao Development Authority? Go ahead po. Totoo po yan, Ka Eric. At katulad ng sinabi mo kanina, kaming mag-asawa ay matagal na sa government service, public service. Tama po yung sinabi ninyo na yung aking kabiyak, aking husband po ay Air Force officer.
At naglingkod po dito sa Mindanao, siya po ay na-assign dito sa anti-insurgency campaign ng Mindanao. Very young lieutenant siya nung pinadala siya dito sa Mindanao. So instrumental po sila doon sa security ng ating mga tao, hindi lamang sa Davao City, kung hindi sa buong Mindanao. Siya po ay Air Force pilot nung araw. At lahat ng mga kaguluhan sa Mindanao, pinupuntahan nila. Siya po ay combat pilot. Ang gamit po niya noon ay Sikorsky. Yan po yung mga state-of-the-art na mga helicopter noong araw. So ako naman po ay nagtrabaho sa media nung dalaga pa ako. So nagkakasama kami, kasama namin si Mayor Duterte, nung mayor pa siya, dahil siya rin po ang regional peace and order chairperson. So kahit mayor siya ng Davao City, iniikot niya ang buong Region 11 o yung tinatawag natin na Davao Region. Kahit hindi tungkol sa insurgency, halimbawa may magpa-part down na minahan sa Davao Oriental, pupunta din siya kasi ano rin yun, public safety. So ganun po kagrabe ang ating suporta para sa peace and order ng Mindanao. At saka masakit po balitain na nasabi ng administrasyon na ito na wala daw nagawa si President Duterte during his time sa Yolanda. Pinabubulaan na po yan dahil noong Yolanda po, ang husband ko mismo, si Captain Ray Acosta, ay tinawagan ni Mayor Rodrigo Duterte para bumuo ng volunteer team. Nagdala po sila ng helicopter the next day. Papunta ang Yolanda victims dito sa Tacloban. Nagdala sila ng supplies, nagdala sila ng doktor, nagdala sila ng ayuda. Yan po ang mga first responders. Kasi po, hindi makapasok yung mga ambulansya at iba pa ang sasakyan dahil maraming natumbang kahoy. Kailangan po talaga ng helicopter. So, ang mga helicopter po, ang sakay ang mga doktor, ang unang-unang nakapunta sa Tacloban. At sira-sira po lahat yung tarmac at saka yung airport at talagang para pong doomsday scenario po ang, ang nakita doon. At kinakwento nga niya sa akin na they had to sleep under the helicopter kasi walang facilities. So napakasakit sabihin na walang nagawa ang Duterte administration dahil unang-una po silang nandoon. Secretary Acosta, aside from the fact that the Mayor Duterte was still a mayor that time, hindi siya presidente, and that was 2013, wala siyang ambisyon o kapangarap noon na maging presidente. At ito pa ang katotohanan sa idadagdag namin sa binabanggit ni Secretary Acosta, Pastor Kibuloy joined Mayor Duterte to bring food, medicine, and water in times na nag-collapse ang relief and rescue and reaction system ng Pinoy government at that time dahil napulid sa maruming laro ng politika si Marohas when he was the DLG secretary ang nag-volunteer para i-organize ang first responder sa Yolanda devastation na binabanggit ni Secretary Acosta, ni Secretary Mabel Acosta ngayon, Rodrigo Duterte. Hindi pa siya presidente at ang inahabol na parang kriminal ng Gestapo Police ng mga Special Action Force na pinadala sa Davao ni General Marbil at ni Bongbong Marcos at ni Secretary Abalos, ang pangalan niya ay Pastor Apollo Kibuloy. At ang maraming kasamahan namin sa SMNI ay namalagi doon at mga Kingdom of Jesus Christ for more than one month araw-araw. At yan pong patotoo. Sinabi yan mismo ni Captain Ray Acosta kung paano niya nakita ang puso ni Rodrigo Duterte, nila Pastor Kibuloy, at the time of devastation, walang kapuli-politika, walang kamedya-medya na hinahanap na mileage. Ma'am, babalik na ko sa iyo. Nagulat ang buong bansa, ang mamamayan, you are a performing cabinet official of the Bongbong Marcos Jr., although you were appointed at the time of President Duterte, na panatili ninyo ang inyong performance output at ang inyong commitment to service in a public office bilang secretary sa napakahalagang opisina na nagko-coordinate at nagbibigay ng daloy ng kaunlaran at progreso mula sa kumpas ng national government through your coordinative office, yung Mindanao Development Authority. Anong nangyari? And you are protected by law as an officer na may fixed term regardless sa transition ng political power sa Malacañang. Please tell the people kung gaano ka unjust at gaano ka-abusive ang naranasan ninyo na bigla kayong tinanggal unceremoniously without regard to the law at parang sinabi lang ni Secretary Executive Secretary Bersamin, so what?
we lost confidence on you. What law are you talking about? You are at the mercy of the president. That's how I read the letter issued by Executive Secretary Lucas Bersamin. Your reaction to this, ma'am? Ma'am, nakamute yata mamang sound mo. Medyo may technical difficulty lang po tayo sa ngayon dahil naka-zoom tayo online. On and off po yung connection, pero bibigyan ko po kayo ng background po. Sige, po yung nangyari. Right. Opo yun, ako ay appointed ni President Rodrigo Duterte. That was January of 2022, kung hindi ako nagkakamali. Tapos pumasok yung Marcos administration. Nag-serve pa rin ako. Pero itong huli, nagulat ako dahil ako ay secretary pa ng Mindanao Development Authority. Ay nag-appoint sila ng another secretary na... We will try to reconnect through phone patch kung mahihirapan yung area. Sige. Maganda yung punto niya ni Secretary Mabel Acosta, mga kababayan. Kasi ano ito eh, pagpapakita ito ng iskandalusong pag-abuso sa kapangyarihan and discretion on the office of the president. Ay, nakabalik na. Ma'am, you were saying that you were appointed under the Duterte government in January 2022, but you continued to serve in transition papunta sa bagong administrasyon ng Marcos Jr. government into bases. Yan po ay nakasaad sa batas sa pag-create ng Mindanao Development Authority, ang fixed term and tenure ng namumuno. At pangalawa, ito po ay dahil ikaw ay performing cabinet official at hindi naman po kayo nagpabaya sa inyong trabaho. Please tell the people bakit biglang nagkaroon ng appointment at sinaraduan ang opisina mo at pinosisyonan bigla. And all of a sudden, makikita na lang sa media na nagsasabi si Executive Secretary Bersamin, yung bata-bata ni Marcos na Executive Secretary niya, na nawala ng confidence ang presidente sa kanya. So we will have to appoint a new one. Go ahead, Mama Mel. Ulitin ko po, ako po ay kasalukuyang secretary ng Mindanao Development Authority, kaya ako po ay nagulat kung bakit merong another secretary na binigyan ng appointment at saka ng out of office din. Kasi ang posisyon ay hindi po bakante. Kasalukuyan po kung nakaupo, wala pong letter of resignation, wala ding abiso galing sa Malacanang, at wala din akong administrative, legal, or civil, or criminal case. No? Kasi yung iba, siguro may mga kaso kaya nasususpend nila. Pero sa ganang wala po akong kaso at wala pong any malfeasance, wala ding memo galing sa Malacanang na may nilabag ba akong batas or memorandum order. So wala pong basihan. So nagtataka ako bakit kailangan mag-appoint sila ng another secretary, because it is one and the same position. Tapos nagbayad din si Executive Secretary Bersamin na hindi na daw nila ako kailangang abisuhan, kasi the fact na nag-appoint sila ay ano na daw yun, sign na wala silang trust and confidence, no? Pero Mindanao Development Act of 2010 ay very clear ang nilagay na mandate. Ito ang ano ang task ng Mindanao, it is to coordinate and integrate the socio-economic development of the island. Nilagay din sa RA 9996 kung ano ang qualifications ng chairperson ng Mindanao Development Authority. So pasok na pasok po ako doon dahil ako po ay may master's in development management mula sa Universidad Nas, at 18 years din po akong naglingkod sa siyudad ng Davao. So sa qualifications, pasok naman po. At maganda nito, nakatanggap ang Mindanao Development Authority ng highest rating mula sa COA or Commission on Audit. Ibig sabihin, sa 2 years na ako ay nag-perform, napakaganda ng resulta nito sa Commission on Audit. Ibig sabihin, good governance po ang pinairal natin doon sa Mindanao Development Authority. At nakalagay din sa RA 9996, ito pong tinatawag na security of tenure. Section 7 says, you are to be the chairperson of MINDA for a fixed term of 6 years. But you can be removed for cause. So yun ang security of tenure. 6 years. Pwedeng tanggalin, pwede. Pero for cause.
Ibig sabihin, ikaw ay lumabag ng batas at nilagay mo sa in a bad light ang Mindanao Development Authority, which is walang basihan. Uh-huh. Kasi napakaganda po ng record ng Mindanao Development Authority under my term. So, yun po ang napakasakit kasi, alam mo po, Ka Eric, sa totoo lang, nung kampanya, akala natin si Vice President Inday Sara ang tatakbo. Uh-huh. Dahil po, di ba, sa lahat ng mga presidential surveys, siya po ang nangunguna. Tama. So, talagang sumuporta kami kay Vice President Inday dahil nung siya ay mayor ng Davao at ako ay councilor niya sa Davao, nakita po kung gaano siya kasimbag, gaano siya kasinsero, gaano siya katapat sa public service. So, sumuporta kami na sana maging presidente si Vice President Inday. Pero pagdating nung filing ng candidacy, ang pinile po niya ay for Vice President. At inimok niya kaming lahat ng mga supporters niya na suportahan ang Inday Sara BBM na Unity Team or Unity. So out of respect, out of love and respect for Vice President Sara, tayo po ay sumunod doon sa panawagan ni Vice President Sara. In fact po, meron po akong anak na abogada, tumakbo rin siya under the Unity Team sa 1st District of Davao City. Bongbong, Inday Sara BBM na team. No? So napagtataka naman na akala ko ba Unity Team tayo? At akala ko ba ang pagtakbo ng Mindanao Development Authority? Bakit kayo nag-appoint ng another secretary? Tapos sasabihin nyo na wala kayong trust and confidence. Kasi klaro naman yung batas, hindi siya binabase sa trust and confidence. Hindi siya serving at the pleasure of the president. Hindi ito ko terminus po, Kaeri. Tama. Kasi terminus, pag nawala na yung nag-appoint sa'yo, wala ka na rin, bababa ka na rin. Kasi wala. Halimbawa, si President Duterte, siyang nag-appoint sa akin bago pa pumasok ang administration ng Marcos. Kung coterminus ito, automatically, bababa ka kasi nawala na yung appointing authority mo. But this position is protected by Republic Act 9996 because it expressly says a fixed term of 6 years. So nakapagtataka, kaya palang may... Okay. Ma'am, nawala si... Mama Bella Costa, no? Gusto nating ipaabot sa ating mga mamamayan. Tatlo pong bagay na kuha ko sa interview na ito. Number one, si Secretary Mabel Acosta po ay mayroong fixed tenure. Ito po ay protected by law that created the Mindanao Development Authority. Parang franchise din ng SMNI. Ano man ang gawin ni Tambalustos at ang kanyang mga alipores, ang franchise ng SMNI is still active until 2044. May batas po yon. Ang term ni Mabel Acosta, ni Secretary Acosta, is until 2028 pa. At yan po ay may batas din. Pangalawa, siya po ay performing cabinet official. Hindi po si Secretary Acosta bulakbol na official ng bayan. Pangatlo, nag-audit ang COA. At sinabi ng COA, isa sa mga top performing agencies of the government, although naka-base ito sa Mindanao, isang Mindanao Development Authority. Malinaw po na nilaro ng maruming politika at maniobra ng influence. Mga influence peddlers manunulsul sa presidente kung bakit pinagka-interesan na tanggalin si Secretary Acosta unceremoniously, unjustly, and abusively sa kanyang nararapat na paglilingkod bilang siya po ang pangunahing namumuno bilang cabinet official for Mindanao Development Authority. Ma'am, didirektahin na kita, Mama Bella Costa. Hindi naman po kayo bago sa government interaction and government procedures. It is very apparent na nilaro ng maruming politika at ng hindi magandang influence operations at inapakan ng batas na nagpoprotekta po sa inyong opisina at sa inyong tungkulin. Yun din po ba ang tingin ninyo? This is a dirty political game of the Marcos government due to serious breakdown of leadership niya na hindi niya mapigilan ang mga influence peddlers and operators kung kaya nagkakaroon ng problema kagaya din ang nangyari sa Maguindanao del Norte or del Sur, yung dalawang gobernador dahil pumalpak din ang kanyang mga maniobra politika. How do you look at that angle na kayo po'y biniktima ng maruming laro sa politika, Secretary Acosta? Naka-mute yata si Secretary. Sa totoo lang, Kay Eric, masamang pangitain po ito. Ito po ay Republic Act
Ibig sabihin po, ito ay prevailing law of the land. Dapat hindi po ginagalaw. Dapat ito po ay nirerespeto. Kaya ba na galingin ng isang tao ang prevailing law of the land? Ito po ay acta republica. Ibig sabihin, naglandaan ito noong 2010 at magpahanggang ngayon, ito ay Nawawala siya, no? Sayang yung mga audio ni Secretary Acosta. Let's try to reconnect, no? Kasi sayang yung mga audio niya. But nonetheless, before po tayo bumalik sa magandang talakayan, how abusive and how unstable the kind of leadership that the office of the President and President Marcos himself is now undergoing revelation sa tao, no? Walang respeto sa batas, laro ng maruming politika, walang karispe-respeto sa mga naglilingkod ng tama. Kaya sasamahan tayo live sa Pilipinas nating mahal ng isa pang matino na opisyal ng bayan at pinili ngayon na muling magbalik sa paglilingkod sa pamamagitan ng pagbubuo ng kilusa ng mamamayan para maging malinis ang pamahalaan sa pagbubuo niya ng nationwide. At sinusisikap nila na ito'y mapalakas pa. Ang Marcos Alisjan at ang Flag Solidarity Coordinator, former Undersecretary Ben Ranke. Welcome. Magandang araw kay Eric sa programa ng SM9 ang bigay ng katotohanan sa ating sambayan ng Pilipino. Lahat dito puro katotohanan. Walang kasinungalingan dito. Happy Independence Day. Kung natutuwa ba tayo sa independensya na natamasa natin, yan. Ayun. Congratulations pala. Sa kanay Katrina, kina Ma'am Karen, kina Oliver, at sa mga Bangsamoro Brothers and Sisters, Urban Poor Group, Yusik Ben, at mga manggagawa na sumama kanina. Tama, sa Plaza Miranda at sa Barasoy Church. Yeah. Magkasabay. At ito ay tinawag ninyo kanina na Flag Solidarity, for Transformation, Peace, and Democracy. Bakit kayo nagtipon-tipon? At nakabalik na? Oh, yun. Yusik Ben, hold your line kasi tatapusin natin ang interview kay Secretary Mabel Acosta dahil ito po ang buhay na patotoo kung gaano kaabusado at palpak ang uri ng pamumuno ng gobyernong Marcos na walang nirerespeto ng mga batas even on the protection of security and tenure against performing and well-functioning cabinet officers or government officials. Ma'am, phone patch muna tayo sa Pilipinas nating mahal. You were saying na napakasamang pangitain na nagagamit ang politikang marumi upang sirain ang batas at biktimahin ang mga nanunungkulan ng tama sa gobyerno under this kind of a very questionable style of leadership and failure of governance apparently ng Marcos government. Bakit po ninyo nasasabing masamang pangitain ito, not just on your part, but on the process of how a meritorious bureaucracy should function properly? Go ahead po, Ma'am Mabel Acosta. Ka-Eric, masamang pangitain ito dahil ang republika natin ay dapat nirerespeto ang ating konstitusyon, ang ating prevailing laws of the land. Dahil ito po, Republic Act 9996, which established the Mindanao Development Authority, ito po ay dumaan sa House of Congress at pati rin po sa Senado. Nagkaroon po ng bicameral na pag-uusap doon, naglagda po ang ating mga representante, senators and congressmen. Ito po ay nilagdaan din ni former President Gloria Macapagal Arroyo noong 2010. Ma'am, are you still there on the line? Mukhang kailangan nating itawid talaga ang ating signal, no? Hindi natin mabuelo. Sige lang, because kanina nga, tinanggalan din tayo yung segment sa ng signal, 3-kilometer radius. Walang signal. Walang signal. Yusik Ben, sinabi ni Yusik, ni Secretary Mabel Acosta ng Mindanao Development Authority, masamang pangitain na ang laro ng politikang marumi at ang influence peddling operation sa isang gobyerno ay siyang nagagamit na sangkalan style ng paglalagay o pagtatanggal ng mga namumuno sa ating gobyerno. Bakit masamang pangitain yan kung ang politikang marumi ang nangingibabaw at nawawala po ang meritocracy and professionalism of bureaucracy operations? Alam mo, kay Eric, ako po ay nalulungkot sa nangyari kay Secretary Mabel Acosta, kaibigan tunay ko yan. No? Nalulungkot ako dahil, ito nga, tinatanong ko, may gobyerno pa ba tayo ngayon? Tama. Meron pa ba tayong gobyerno? Ha? Kasi kung may gobyerno tayo, sinusunod natin yung batas. Correct. Sinusunod natin yung konstitusyon. Sinusunod natin what is a law. Yung kanyang pagtanggal at pinalitan siya, that is a violation of the law. Kasi protected by law ang kanyang posisyon. Fixed term yung tawag yung fixed term. Fixed term, hindi siya coterminous. Wala nang debate doon, hindi siya coterminous. Fixed term, antayin mo na matapos yung term niya, saka siya palitan. Yung segment, agawin kita doon ng brief. Sabi ng batas, pwede siya tanggalin, due cause. Wala naman. Kasi performing. Performing eh.
nasa COA audit report. Wala namang ombudsman case. Walang kaso. So sa tingin mo, ito ay biktima siya ng maruming laro sa politika at maniobra nila Anton Lagdameo at ang grupo nila. Grupo nila. Grupo nila yun. Hindi sila mag-antay eh. I don't know why they have to hurry. Siguro, meron silang gustong gawin na sa tingin nila hindi nila makayang gawin ngayon dahil wala sila sa posisyon doon. Kaya, hinanapan nila ng rason. At ang nilabas ni Secretary Bersamin, the Executive Secretary, in behalf of the President, loss of confidence. That's it, period. Hindi naman batas yung loss of confidence. Tala. Kaya batas. Bakit? Bakit yun ang gamitin mong rason? Batas ba yan? Kasi hindi siya co-terminos eh. Hindi siya co-terminos. Meron siyang fixed term, just like CDA o yung mga constitutional commission na fixed term. Yun. So, dapat irespeto yan. Kaya sabi ko, may gobyerno pa ba tayo? O yun ang gobyerno ngayon, o gobyerno ng paghihiganti. Ayun. Bakit ninyo ipinanawagan kanina sa Plaza Miranda, the historic place, kung saan nagsimula po ang madilim na paglalakbay papuntang Marshall Law? At paano po ito nangyayari sa kay Secretary Acosta, yung ganitong kabulukan ng politika at pagkalugmok at pagkawala ng meritocracy and performing assets of the government are being victimized because of cheap political gimmick and operations na nakikita ngayon sa Marcos government? Tayo kanina po nagunita ng kalayaan. Kalayaan na iniwan ng ating mga bayaning binuhisan ng lugo noong unang panahon. Pero anong klaseng kalayaan meron tayo ngayon? Kalayaan ng mga mahirap? Kalayaan ng mga mayayaman o nasa gobyerno? Di ba? Eh, kalayaan ba na supilin mo ang karapatan ng tao? Isa yun. Yun ba ang kalayaan na pinairal ng gobyerno ngayon? Na parang mga private armed group ang lumusob sa Kingdom of Jesus Christ? Oo, yung Kingdom of Jesus Christ. Pinasok nila. Bakit? Ito lang ang analysis ko dito. Yusek Ben, balikan ko yan kasi hanggang matapos ang program, nandito ka pa. Opo. Pag-maximize na muna natin. Sige, sige. Opo. At nandito sa line na si Secretary Acosta. Thank you for your very clear categorical declaration that the law should prevail over dirty political operations that abolishes the spirit of the law and victimizes meritocracy and professional conduct in the government. At ito nangyari ngayon kay Secretary Acosta. Ma'am, bakit masamang pangitain po kapag ang ibabaw sa ating burokrasya ay hindi meritocracy and professional basis of decision, but rather nababatay sa kung anong gustong gawin sa politika at maniobrahan ng maruming laro na ito? Bakit masamang pangitain yan sa isang naglilingkod kagaya mo at sa mamamayang Pilipino? Alam mo, Ka Eric, masamang pangitain ito dahil unang-una ito ay Republic Act. Ibig sabihin, dumaan po ito sa proseso ng Congress at Senate at nilagaan po ito ng former President natin, Gloria Papagan Arroyo, taong 2010. So, kung sinusunod natin ang demokrasya ng bansa, dapat nire-respeto natin ang mga batas. Pangalawa po, kung hindi naman legal ang ating titingnan naman natin yung socio-political na environment natin ngayon. Ano ba kahulugan nito? Ibig sabihin ba, kayang-kaya ng isang tao baliin ang isang akta ng publika? Huwag po natin pabayaan na gagawin ito kasi ay isang rason pa na ito ay isang legislative na akta, pwede nating baguhin yung batas. Hindi po ito ganun ka fix ano po. Halimbawa, kung gusto nilang baguhin, ayaw nila sa akin, pwede po sila pumunta sa Congress at Senate ulit at palitan nila kung ano yung nakalagay doon. Halimbawa, opo, pwede po yun. Kasi kung sino ang gumawa ng batas, siya rin pwedeng mag-revise, mag-amend, or gawing i-delete mismo yung buong batas. Karapatan po yan ng ating mga legislative, no, mga persons na elected officials sa legislative na gawain po yan. So, pwede nilang baguhin, pero hindi po yan mag-a-apply retroactively. It should be prospectively. Ibig sabihin, sunod mga administrasyon, gagawin na nilang co-terminus, halimbawa. Kasi hindi mo naman pala nire-respeto yung fixed term. So, kung ayaw mong respetuhin yung fixed term, abay, baguhin ninyo yung batas. But it will apply prospectively sa susunod na administrasyon. Another reason po kung bakit masamang pangitain ito, kasi nakatingin ang ating society, ang ating lipunan, nakatingin, especially yung mga younger generation. Tumitingnan lang sila sa ating mga leaders ng bayan. Tama ba ang ginagawa o mali? Pinadala ba tayo sa mas magandang lugar or a better place or mas pangit na lugar or mas masamang sitwasyon kaysa dati? So,
malilito sila, makukonfuse sila ka, Eric, alin ba ang tama? May punto ka. Pagdating po sa good governance. So, napakalalim po ng implikasyon na ito. Sana naman, magdalawang isip sila sa mga ginagawa nila na mga ganito na nilalabag ang batas. Kasi wala nang confusion doon sa batas eh. Dahil black and white po. Kung kayo po ay lawmaker, at saka agent of justice, titingnan mo yung letter of the law, intent of the law, spirit of the law. Klarong-klaro sa provisions. Hindi siya confusing kasi nagay mismo. Ano ang trabaho mo? Ano ang qualification mo? At ano ang term mo? Ano ang security of tenure mo? Hindi ka basta-basta matatanggal. Kailangan ikaw ay nakasuhan, ikaw ay nagumaan sa due process, at talagang masama yung ginawa mo. Ma'am, kaya ka tinatanggal. May tanong ako sa'yo. Ano po? May isang secretary level. Hindi ko papangalanan, ma'am, kapareho ang kaso mo. Pero siya, in-approach, pinatawag ni Bersamin. At sinabihan siya, appointee ka ng Duterte. Marcos na ngayon. Maraming gustong gawin ng presidente sa agency mo na hindi tumutugma sa program mo. Better resign. So, umabot ng isang buwan tapos tinakot na siya. Hindi ko sasabihin ng pangalan, secretary level, ma'am. Sinabihan na siya, kakasuhan ka namin kung hindi ka magre-resign voluntarily. So, out of pressure na hindi na pala siya nirerespeto, fixed term din, ma'am. Fixed term, not co-terminus. Ma'am, ang tanong sa'yo, were you approached by people na nasa paligid ng presidente na pa-resignin ka rin? Wala po. Wala okay. po kumausap sa akin. In fact, nag-attempt si Leo Magno na tawagan ako, nag-text siya sa akin na, Madam, can I call you? Pero yan po, ay nalagdaan na ang kanyang appointment. Saka ba siya tatawag sa akin yung nalagdaan na appointment niya? So, it is after the fact already. Ibig sabihin, talagang gusto nila akong tanggalin na hindi man lang akong kinausap before that extent. Grabe. Ma'am, so, hold your line, ha? Hold your line. Sabi mo, bastusan, lantarang paglabag sa batas, at talagang panggigipit at nakapaligid sa kanya, mas bright pa ba ang isang walang utak kaysa kanila na may utak? Ayun, klaro yun. Mama Bel, Secretary Acosta, what is there that they want to do in Mindanao na sa tingin nila hadlang ka kasi yung isa, gusto nila paramihin ang kanilang mga mining concessions. Hindi ko nang sabihin ang agency. Pabilisin ang pagpasok ng mga minahang malalaki at mga korporasyon na dambuhala ng dayuhang mga minero. At involve ang kanyang pinsan ni Presidente at pati ang kanyang isa pang pinsan na babaeng galing Amerika. At ang lumalabas, pati ang ambasador na second cousin niya yata ito si Babes Romualdez, lumalabas sa mga balita. Kaya nila tinanggal o pinatanggal o pinaalis ang sekretary na ito. Do you see the same pattern ng pagninegosyo, pamimera, at ano pang mga kabulastugan na gagawin nila at ikaw ay hadlang? Straightforward, if you have to deliver that message, nakikinig ang mamamayan, bakit nilapastangan ang opisina ninyo at ang batas na nangangalaga sa Mindanao Development Authority and to your functions and duty as secretary. Okay. Ka-Eric, bago ko sagutin yan, magdadagdag lang ko ng information tungkol sa previous administration ni President Duterte. Tama po yung sinabi ni Yusef Benranque na si Rodrigo Duterte po, nung siya ay Pangulo, sinusunod niya yung batas pagdating doon sa mga governance. Halimbawa po, nung pumasok si President Duterte, ang naupong Minda Secretary was Do Antonino. Pero yung term niya,
Matatapos pa ng mga bandang September. Kasi di ba papasok ang Presidente July. So July, August, September, may tatlong buwan pa. Nirespeto po yan ni former President Duterte. Hindi niya tinanggal si Lou Antonino kahit previous administration na appointed siya. Lama. Dahil nga po fixed term. So nirespeto niya yung fixed term. Kahit hindi siya ang nag-appoint kay Lou Antonino. Very good. So natapos ni Lou Antonino ang 6 years bilang Mindanao Development Authority na Secretary. Ngayon so, sa panahon po, ma'am. Po niya. Tapos, nung pagkatapos ni Lou Antonino, si Secretary Alonto naman ang pumalit bilang chairperson. Unfortunately, siya po ay nag-pass away during his term. At siya po ay pinalitan naman ni Secretary Manny Piñol. Pero nung po si Manny Piñol bilang senador, automatically nag-resign po siya. Kasi hindi ka po pwedeng mag-file ng candidacy at mantili din sa pwesto. So after ni Manny Piñol, ako po yung in-appoint ni President Duterte. Ayun. Pero ang pagkalam po namin ay fixed term po yan dahil expressly provided in RA 996, which is the MINDA Act of 2010. Mm-hmm. So kawawa po yung aking mga co-termino staff at aking mga contract service dahil kinuha ko po sila sa MINDA dahil sa paniniwala na ito po ay fixed term. So ngayon po, nawalan sila ng trabaho, wala silang income. Ako rin, may mga loan din na po sa GSIS, pati yung mga kasama ko may mga government loan at may mga personal loan. So lahat po kami ay nalagay sa alanganin pagdating po sa income. Ito na po yung mga kapapanganak lang ng asawa, may baby na naalagaan, may mga anak na pinapa-eskwela. So ganyan po ang naging situation namin ngayon. Tapos balikan ko po yung tanong ninyo. Guwet po. Ang tanong namin po, ano ang nandyan sa Mindanao Development Authority that with your leadership, performing, well-functioning, professional na pagpapatakbo mo, na kailangan kang tanggalin? Kihodang i-violate nila ang batas at abusuhin ang kapangyarihan ng presidente, gagawin nila. What are they going to do? At mukhang lumalabas ang pangalan nitong Anton Lagdameo na naman. Siya din yata nag-preside sa pagpapalusob ng mga Gestapo Private Arm Group type operation ng PNP sa laban sa Kingdom of Jesus Christ. Why is it that they are interested in Mindanao na kontrolin nila in spite that you are protected by law and you are performing well as a cabinet official? Yan po ang pinagtataka ko kay Eric kasi magkakilala po kami kasi kami ay taga Davao, kami ay taga Mindanao. Kilala ko po yan si Anton, kilala ko po yan si Leo Magno. In fact, nakikita kami sa mga official functions pero wala silang sinasabi sa akin. So ganun sila ka, wala akong nakitang goodwill, wala akong nakitang good faith. Kasi harap-harapan na ako ay nabastos. Tama. Hindi sila gumawa ng attempt man lang na kausapin ako. So napakasama po ng ugali kasi kami po ay puro taga Davao at matagal na po kami magkakilala. Ngayon po, ano ang gusto nilang gawin dito sa Mindanao? Hindi ko po alam, hindi po ako privy sa kanilang mga, kasi hindi nga ako position of trust and confidence eh. Uh-huh. Hindi ako kasama sa inner circle nila tapos sinasabi nila wala daw silang trust and confidence sa akin. In the first place, ako po ay chairperson ng MINDA, hindi po ako kasama ng inner circle ninyo. So, you have to factor out trust and confidence. Tama. Hindi ako kuturse. Ako ay protected ng batas. So, sinusunod ko yung batas. Nagko-coordinate tayo kung ano ang magandang projects at programs for Mindanao. Ang ginagawa po kasi ng MINDA, hindi ito nag-i-implement tulad ng DPWH. Kasi yung DPWH, nagko-construct ng bridges, buildings, roads, ganun sila, di ba? Hindi gumagawa ng ganyan ang MINDA. Hindi rin nagminina ang MINDA. Hindi rin ito nagnelegosyo. Ang ginagawa ng MINDA, tinitingnan ang integrated development nito. Halimbawa, ang isang region ay agricultural, ang isang region naman industrial. Ang isang region naman na doon yung mga seaports, airports, at iba pa, logistics naman yung kanila. So titingnan ng MINDA kung ano yung pinakamagandang paraan na seamless ang operation. At titingnan yung buong value chain po ng Mindanao para kung merong sakuna, kung merong kaguluhan, kung merong matibay pa rin ang pundasyon ng MINDA pagdating sa socio-economic development. Claro. At ipaplatform
nangyari yung mga dadating pa na mga sitwasyon na kailangan maging matatag ang Mindanao. So wala kami hinahawakan ng pera. Ang hinahawakan po namin ay operations para sa mga technical meetings. At pag nagsabi yung private sector o yung government na Minda, kailangan namin briefing kung ano na ang status ng ganito dito sa Southern Mindanao, Central Mindanao. So nagbibigay po kami ng mga economic briefings. So ganun po kasimple. Nasa background po ang Minda because technical po ang ginagawa namin. Hindi kami high profile. In fact, napakaliit po ng budget ng Minda kasi hindi nga kami nag-implement ng project. Alam nyo, Eric, nakakatawa kasi nung pumunta kami sa Congress, I think last year, humingi kami ng karandagang pondo para sa operations ng opisina. Nakasawan pa kami kasi ang sabi nung isa, congressman, ano ba naman yung budget ng Minda? Parang ang halaga ay multi-purpose building lang. Grabe. So, ano po, promise, yan po ay buong katotohanan. Nakansyawan pa kami. Ma'am, may tanong dito ah. This is the going to be the second to the last question namin. Kasi med, kakaroon din tayo ng ibang talakayan. At may related question. Magre-react din si Yusek Ben Rankin ito. Hindi po ba kaya tinanggal kayo? Not because you are top performing or not just because, no matter how technical as a support agency you are, advisory, recommendatory, consultative, and coordinative ang function ninyo sa mga economic and development programs. Subalit kayo po nakikita na mukha ng mga Duterte or nagpapatuloy na Duterte administration sa loob ng Marcos government. At para sa kanila, lahat ng mga nasa Duterte, kasi yung appointee na secretary din, Duterte appointee din yun, na sinipa nila at pinilit nilang kawawain in spite na ginamit nila sa pagpapasok ng mga minahan ng mga permit nila. Ma'am, and Yusek Ben Rankin, is this not just a simple political vendetta sending out a message na itong si Mabel Acosta, ito'y Duterte appointee, ito kailangan tanggalin ito regardless of the law, regardless of merit and professionalism, walang kakonsiderasyon sa mga bagay nito just because you were part of the Duterte appointment, tatanggalin kanila out of sending out the signal that we are on the rampage of political vendetta. Do you look at that angle also? And you may react, Yusek Ben Rankin. Sino? Si Mama Ben. Ikaw muna, ma'am. May angulo na gano'n, ano? Kaya lang, unfortunate ito. Kasi alam mo, may kasabihan dito sa mga Bisaya na ang politika, lumalabay lamang. No? Ibig sabihin, temporary ang politika. Ibig sabihin, weather, no? Kung in layman's terms, weather. Pero, ang Republic Act, yan po ay permanent. Correct. Hindi pwede kayo magkapaliin. Ano ibig natin sabihin? Kada may bagong administrasyon, bagong interpretasyon na naman sa batas, hindi pwede pakialaman mo yung Republic Act. No, naiintindihan natin yung politika. Pero pagdating doon sa Republic Act, ay huwag niyong babaliin. Kasi kahit na sino ang nakaupo, lilipas ang Duterte, lilipas ang Marcos, another presidency, another administration will come in. Iba-iba ang interpretasyon ng batas sa bawat administrasyon. Tama. Hindi po pwede yan. May sense of permanence po kapag ito ay Republic Act. Correct. So wag naman po ganun kasi malaki po ang implikasyon to. Hindi lamang sa ngayon, kung hindi sa susunod pa ng mga generation ng mga kabataan natin na nagnanais sana na pumasok sa good governance. Pero nasira na ang kanilang magandang perception ng batas or good governance kasi paiba-iba bawat administration. Kaya nga po, meron tayong separation of powers. Iba yung executive, iba yung legislative, iba yung judiciary. Para po may check and balance pagdating sa napapractice ba natin tunay na demokrasya. So, huwag naman ako masamain na ako ay Duterte appointee. Kasi kung talagang coterminous yan, ay talagang matagal na akong nawala. Eh kaso yan po ay fixed term. Huwag niyong iba-ibahin ang interpretasyon ng ating tinatawag na Republika. Ayun, klaro. The law must prevail over political operation. Yusek Ben Rankin, hindi kaya biniktima ito ng vendetta ng politics kasi Mindanao, Davao, mga Davao Group. Palaging pinapangalandakan ito Yusek Ben and Secretary Mabel Acosta ni Anton Nagdameo. Tapos na ang panahon ng mga Duterte, kami nang namumuno. Kami nang nasa gobyerno. Kaya wala na kayo dapat. Right? Isang rason yan, no? Number one, yan ang rason. Pangalawa, political vendetta. Okay, political vendetta. Pangalawa, yung hidden agenda na sinabi mo. Mm-hmm. Kasi sa tingin nila, they cannot implement it because matinong tao si Secretary Acosta. Ayun. Hindi nila makayang ako
hindi na makayang papuntahin sa kanila. Hindi nila manipulate, hindi nila makontrol. Oh, yun. Isa yun, pangalawang rason yun. No? Na meron silang hidden agenda na gagawin bakit nila gustong palitan kahit na may batas pa dyan kasi sa kanila. Kung anong gusto nila, walang batas. Kasi si Secretary Acosta can review yung mga programs and projects and she can recommend. At saka hindi yan madidiktahan. Oo. Kaya kung kasi may gusto sila na mag-squirt dito sa ano, na sabi na ito yung mga pinagpapagawa nila sa akin. Hindi niya kayo. May mga mining company na papasukin, na kulang pala sa mga papeles. Okay. Yan. Kasi yun ang narinig natin eh. Maliban sa political, economic hidden agenda. Kapirahan. Kapirahan. Now, malinaw na. At yun ang sinasabi ni Secretary Acosta, kapag nangibabaw ang maruming laro sa politika at ang mga personal interest na gamitin ang gobyerno at ang kapangyarihan dito para bilang source ng kabuhayan mo, hindi pagsiservisyo, delikado tayo. Sasagasaan ang batas. Sasagasaan ang batas. Ma'am. They will not respect the law. Thank you, Yusek Benrangke. Last question po namin sa inyo kasi pupunta kami mamaya sa mga nangyari sa Davao. Ano po ang, before the last question dito sa recourse. Ano po ang inyong legal recourse para po magkaroon ng katarungan ang inyong mga tao at ang nangyari sa inyo at upang mangibabaw po ang majesty of the law versus capricious and whimsical decision na ginagamit ang politika, inaabuso ang kapangyarihan at hindi din respeto ang batas, saan po kayo tatakbo at anong gagawin ninyo para makita din ng mamamayan at ng taong bayan kung paano po kayo po magproseso na makakuha ng katarungan? Ka-Eric, ang ginawa ko po in response doon sa oppression po na ginawa sa akin kasi lalo naman po na oppressive yung ginawa dahil walang due process, walang cause, ang pwesto ay occupied, tapos nag-appoint sila ng iba, at klaro din po na hindi position of trust and confidence or serve at the pleasure of the president ang aking pwesto. Ako po ay nag-file ng kaso. Ito po ay kasalukuyang nasa regional trial court. Hindi ko na po babanggitin ang mga detalye dahil ito na po ay nasa korte. Yes. Ako po may kasalukuyang nag-aantay kung ano po ang magiging decision po ng regional trial court.